Ang Diyos po ay mabuti sa bawat isa sa atin. That's why muli po ay naririto tayo sa harapan para po magbigay ng mensahe ng Panginoon. Na alam ko po ito'y ginawa ng Diyos, ano ho, para po maiyakma sa ating kasalukuyang sitwasyon. Maaring iba-iba ho ang sitwasyon ng bawat isa. Can you agree with me? Pero iisa lang ang Diyos na siyang pwedeng kumatagpo, ano ho, para tayo ay palayain, para tayo ay palakasin, no, at magpagtagumpayan ho natin ang bawat sitwasyon na ating kinakaharap. Amen ho ba? At ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay patungkol po sa salita ng Panginoon, no, na matatagpuan po sa John chapter 13, verse 7 to 9. Ayan. Na-inspire po kami dito sa mensahe ng Panginoon na ibinigay sa amin, ano ho, ng aming isang kapatid noong NOP, Night of Power. Sino dito yung nandirito noong Night of Power? Sino yung naka-attend? Binigay ho ito ni Sister Cherry. Babasahin ko lamang po, ito po ay about doon sa story of Jesus na hinugasan po niya ang paaho ng kanya mga disciples at ni Peter, ano ho. So, Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." Diyan lang po muna tayo, ano ho. Sa pahayag po ni Jesus, ang sabi ho doon sa Tagalog, no, sa ngayon ay hindi mo pa mauunawaan, sa ibang translation, understand, ano ho, ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. No, kadalasan hindi ho talaga natin maintindihan, ano, hindi natin maarok, ano ba itong nangyayari sa aking buhay? Lalo na ho yung mga taong walang pagkilala sa Panginoon, hindi pa nakarinig ng salita ng Diyos. Hindi ho katulad natin na naririto na ho tayo, ano, kahit konti po ay meron na tayong pangunawa sa ginagawa o pagkilos ng Diyos sa ating buhay, kaya hindi masyadong mahirap para sa atin, ano, na ito'y unawain. Pero gayon pa man, kadalasan ho kapag ka ang atin pong relasyon sa Panginoon ay hindi ganoon kalalim, katibay, at hindi tayo para-parating nakakapakinig ng salita ng Panginoon, madalas so ay hindi natin unawaan yung mga nangyayari sa ating buhay. At kung minsan pa nga ay natatanong natin ang Panginoon, "Why, Lord?" Okay na rin yun na nagtanong tayo. Kaysa naman, sisihin natin si Lord sa mga nangyayari sa ating buhay. Are you with me? Di ho ba? Real situation. Ano ho? Totoong sitwasyon sa buhay natin, nasisisi po ng tao minsan ng Panginoon. Hello? Hello? Nandyan po ba tayo? Ako, personal ho, na personal na experience ko sa buhay nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon. Okay, naririnig ko lang ho si Jesus. Nag-a-attend din ho ako ng Sunday. Ano ho? Pero wala hong tunay na relasyon at pagkilala sa Diyos. Yun ho yung isang malungkot. Akala natin, kilala na natin ang Panginoon dahil nagsisimba tayo. Pero ang katotohanan, malayo ang ating puso at klase ng pamumuhay sa Diyos. Na-experience ko ho yun. Bago po ako nakapagsimula sa totohanang relasyon sa Panginoon, nangyari ho yun sa aking buhay. At kapag ka may mga pangit na hindi ko inaasahan, nasisisi ko ang Diyos. Yung ba? Ang pangit nun, ano ho? Kasi nga, hindi ko nga naiintindihan eh. Hindi ko kilala ang Panginoon sa aking buhay. Praise God, tayo pong lahat dito ay meron ng pagkilala sa Panginoon. Amen. Kailangan na lang ho nating pagtibayin ang ating relasyon sa Diyos at magpatuloy tayo para lalo nating makilala ang Panginoon sa ating buhay. Mga kabataan, amen? Nandyan ho ba tayo? Mas marami kasing kabataan ngayon eh. No? So kailangan patibayin natin ang ating pagkilala. Kung bakit tayo naririto ngayon, umaga, bata, matanda, ano ho? Mga matatagal na sa Panginoon o ngayon pa lamang nagsisimula sa Panginoon, ang tunay na layunin kung bakit tayo naririto ay para tutuhanang makilala ang Diyos sa ating buhay. Amen. Marami pa pong tayong pagdadaanan, kumbaga nagsisimula pa lamang tayo. Sabi nga doon sa 1 Peter, kung hindi ako nagkakamali, chapter 2,
No, iwanan na raw natin yung mga dati nating pamumuhay, mga masasamang ugali natin. At magsimula tayo na kainin o inumin, ano, katulad ng isang bata, yung gatas spiritual na milk para lalo tayong tumibay, para lalo tayong maging matatag. Paraho kasing kinumparaho tayo eh, sa isang sanggol na nagsisimula pa lamang, bata pa lamang, umiinom ng gatas. Amen? Hindi pwedeng pakainin agad ng karne. Amen ho ba? Nandiyan ho ba tayo? Kasi pag pinakain mo yan ng karne, hindi niya yan malutunaw sa kanyang, kahit na maganda pa ang benefits na maibibigay ng karne sa katawan ng tao, protina. Di po ba? Hindi pa po pwede sa bata. Tayo rin po ganon. Amen? Nagsisimula pa lamang tayo. Kaya kailangan natin para-parating umiinom ng gatas na espiritual. Ito po yung salita ng Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, kailangan maunawaan po natin kung ano yung nangyayari sa ating buhay. Amen? So, mayroong significant message ito sa Christian life ng bawat isa sa atin, yung mensahe na ito na ating nabasa sa John chapter 13, verse 7. Una ho na dapat nating gawin ay baguhin o i-correct natin yung ating perspective, yung ating pananaw, pangunawa. Amen. Tayo po, bawat isa sa atin, alam nyo, pag may nag-post sa social media, isang salita, iba-iba tayo ng pangunawa. Tama po ba? Nag-agree po ba kayo sa akin? Magkakaiba tayo ng magiging pangunawa. Sa salita ng Panginoon, pag ating itong nabasa, iba-iba yung pasok sa ating isipan. Iba-iba yung magiging application sa ating buhay kasi iba-iba tayo ng sitwasyon. Are you with me? Sa ating sitwasyon, bilang mga Kristiyano, bilang nagsisimula pa lamang, bilang mga kabataan, mga may asawa, walang asawa, ano ho, mga anak, magulang, kailangan po bilang Kristiyano, una po nating gawin, ibahin po natin yung ating perception o pangunawa. Amen. Yun ho, dapat ang i-align natin sa pangunawa ng Panginoon. Tingnan nyo po sa isang sitwasyon, halimbawa, tayo po ay nawala ng mahal sa buhay. Ano ho yung unang pumapasok? Grabe naman itong pagsubok na ito sa buhay ko. Bakit hindi naman kami worth it na mawala ng mahal sa buhay? Diba? Nakakalungkot yun. Mabigat sa puso yun. Mahirap tanggapin yun. Hanggat hindi mo nauunawaan ang salita ng Panginoon o kilala si Lord sa iyong buhay, maiiba yung ating reaction. Amen? Maiiba yung ating response sa sitwasyon na yon. Yung iba hindi kinakaya. Yung iba tinalikuran na si Lord. Yung iba naman nagpatuloy kay Lord, lalo pang tumibay ang kanyang pagkapit sa Panginoon. Yun po yung iba't ibang sitwasyon. Meron po akong babasahin sa Isaiah chapter 57 verse 1. Oh, good people pass away. Amen? So, lahat tayo. Ang sabi ng Ecclesiastes, may kanya-kanyang panahon. May panahon ng kapanganakan, may kapanahon ng kamatayan. So, lahat tayo ay mamamatay. Kaso nga lang, mahirap lang tanggapin kung mahal mo sa buhay yung nawala. Nag-pass away. Di ba? Mabigat sa puso yon. Ang sabi niya dito, the godly often die before their time. Maagang namamatay, no, hindi natin inaasahan, but no one seems to care or wonder why. No one seems to understand, diba? Ito po ang unawain natin, that God is protecting them from the evil to come. Yung pagkawala ng ating mga minamahal, kung atin lang titingnan sa mababaw na pananaw, parang ito'y malaking kawalan sa atin. Mabigat sa puso. Para tayong pinaparusahan ng Diyos. Di po ba? At minsan kahit na ito'y naglilingkod ng masigasig sa Panginoon, dumarating ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero kung atin pong kilala ang Diyos at alam natin ang kanyang salita, tayo po or siya ay pinoprotektahan ng Panginoon from the evil to come. Di po ba? Protection pa rin pala ng Panginoon yon. Kailangan lang natin
unawain, maiba yung ating perspective sa buhay, yung ating pangunawa. Kasi kung hindi po tayo ma-align doon sa telescope, kanina ginamit ni Pastor Elvin, yung telescope na gagamitin, dapat telescope ni Lord, hindi yung ating sariling telescope. No, mayroon pa hong isang kwento sa Bible, ibibigay ko hong example, sa 2 Kings chapter 5. Ito po ay yung buhay ni Naaman, na isang general. No? Nung siya po ay maraming favor na natatanggap sapagkat siya po ay napakahusay na general. Ano? Hindi naman po siya Israelites eh. Actually, sila nga kaaway ng Israel noong mga panahon na yon. Meron pong isang alipin ang kanyang asawa, babae, ano ho, na isang Israelita na kanila pong servant na nakapagsabi sa kanya na mayroong isang propeta doon sa Israel. No? Ito po ay si Elijah. Elijah, ano ho. Nung siya po ay pinapunta doon ang kanyang hari, gumawa ng sulat para doon sa hari rin ng Israel. Ano? Nagalit po itong hari ng Israel. Baka taktika lang ng kaaway ito para sila ay makapasok sa lugar namin o kaya kami ay sakupin. So, nalaman ito ni Elijah at sabi niya sa hari, "Mahal na hari, ako yung pakay niyan." Ano? Para praise. So, papuntahin mo siya dito sa akin. At si Naaman ay pumunta doon kay Elijah. Pagdating niya doon, itong si Elisha, mayroon siyang sariling, mayroon rin siyang nakahanda na gagawin sa kanya para siya ay mapagaling sa kanyang leprosy. Meron siyang sakit na leprosy. Ano? Pero siya ay usay na general. Pagdating niya doon, ang sabi lang sa kanya ni Elijah ay lumubog ka ng 7 beses dyan sa Jordan River. Kung ikukumpara kasi ang Jordan River doon sa ibang ilog doon sa Israel or doon sa lugar nila, pinakapangit yung Jordan River. Ano? Kumpara, kumbaga kay Naaman, eh hindi niya deserve na lumubog doon. Isang malaking kahihiyan para sa kanya na lumubog doon sa Jordan River at sumunod kay Propeta Elijah para siya ay gumaling sa kanyang ketong. So, nung sabi niya, na-react siya. Bakit dyan mo ako palulubugin sa Jordan River? Hindi ba pwedeng, o halimbawa, dito na lang, bakit mo ako palulubugin dyan sa ilog, dyan sa tulay, dyan sa may... wala ko river, bakit dyan? Bakit dyan? Bakit hindi na lang doon sa Pass Island, sa beach na maganda? Diba? Bakit hindi doon sa Atwayan? Isang beach na maganda, eh general ako. Diba? May nakahanda siyang nasa isip niya. Eh hindi yun yung pamamaraan ni Lord para siya ay gumaling. Kasi mayroong gustong mangyari si Lord sa buhay ni Naaman. No? Sa buhay natin, ganun din. No? To cut the story short, sumunod pa rin si Naaman doon sa plano ng Lord. Sinabi ng propeta para siya ay gumaling. Kasi sabi ng kanyang alipin, "Panginoon, total naman," sabi niya, "gagawin mo naman ang lahat, di ba, para gumaling ka sa iyong sakit, sa iyong karamdaman. Kasi ito po ay kahihiyan sa part po ni Naaman." So, kahit tayo, ano ho, kahit tayo, mayroong ibang pananaw minsan sa mga nangyayari sa ating buhay, meron tayong nakahanda, "Lord, dapat ganito. Dapat ganito lang, Panginoon. Hindi po pwede ito, Lord. Hindi ko alam ito. Paghandaan ito." Pero si Lord may ibang pamamaraan. At hindi lang isang beses. Hindi lang ho isang beses siyang pinalubog. Pupwede naman din sana sa pangit naman ng Jordan River o sa dumi noon. Medyo malabo-labo siguro ang tubig. Hindi katulad doon sa Pass Island, malinis. Hindi pa katulad doon sa Atwayan, malinaw. Di ba? Ang sarap mag-swimming. Okay lang kahit maghapon nakababad. Okay lang sana, pero hindi eh. Sabi niya, "Oh, sige, susunod ako. Pero isang beses lang sana." Kaya nung unang
lubog niya at umahon, nagalit siya doon sa propeta. Ano nangyari? Bakit hindi pa rin ako gumagaling? Bakit? Sumunod naman ako. Lord, sumunod na ako ah. Propeta! Lingon-lingon siya sa kanyang mga kasama. O, bibigyan lang mo natin ang buhay, ano ho? Lingon-lingon siya. Baka may tumatawa. O, si General, o. Lumubog. Doon sa medyo mga pusyaw-pusyaw na tubig. Pag-ahon niya. Hindi naman nawala yung kanyang ketong. Kaya lingon-lingon siya ngayon. Sige, pag may tumawa sa inyo, lagot kayo sa akin mamaya. General eh. Di ho ba? Nandun yung pride. May position eh. Di ho ba? Dinil niya si propeta. Ano nangyari? Bakit hindi ako gumaling? Eh, sabi ni propeta, 7 beses. Sige nga. Eh, uuwi na sana eh, sinaaman. Uuwi na, nakaredy yung mga karwahe eh. Hindi gumaling sa unang lubog eh. Pwede namang umuwi na siya eh. Di ba? Pero gusto niya na may mangyari sa kanyang buhay. Yung purpose ng pagpunta niya doon, gumaling siya. Kapatid, naririto ka, gusto mo may mangyari sa buhay mo. Amen. Kumilala ka at nagpasakop sa Diyos kasi gusto mong may mangyari sa iyong buhay. Susundin ho natin yung 7 na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. 7 sa Bible po kasi, pag sinabing 7, ito po ay walang hanggan, walang katapusan. Amen ho ba? Ganun ho yun, yung kanyang 7. Walang katapusan. Pag inyong nabasa yung number 7 sa Bible, ibig sabihin nun yan, walang katapusan. No? Forever. Everlasting. So, ginawa ho ni Naaman, tinapos niya ho yung 7. Yun ang maganda. Kailangan ho tayo magpatuloy. Amen! Kahit na sa unang lubog, walang nangyayari sa ating buhay. No? Tingnan ho natin yung plano. Tingnan ho natin yung perspective ni Lord. Amen! Amen ho ba? Nandiyan ho ba tayo? Tingnan natin yung perspective ni Lord. Yung plano ni Lord, yung nakikita ni Lord in the future para sa atin. Doon tayo sumunod. Yun ho yung ating tingnan. Paano natin malalaman? Well, magbabad ho tayo sa salita ng Panginoon. Amen! The moment na hindi na po tayo pumasok sa simbahan, hindi na tayo nakinig ng salita ng Diyos, that is the time na wala na tayong maririnig patungkol sa Diyos. Kasi tinigil ho natin, papaano pa tayo makakalam ng mga plano pala ng Diyos sa ating buhay? Paano pa madadagdagan ang ating pagkakilala sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Kaya ho, huwag tayong tumigil. Amen! Huwag tayong mag-i-stop. Kailangan ho nating magpatuloy. Amen! Kung ano man nangyari sa ating buhay, hindi po yan ang katapusan ng mundo. Marami pang pwedeng mangyari. Maaring yan pa lamang po ang simula ng magandang plano ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Ikalawa, kailangan ho ay magtiwala tayo sa proseso ng Diyos. Sa mga nangyayari ho sa ating buhay, tayo po ay pinoproseso ng Panginoon. Amen ho. The more na maraming process sa ating buhay, the more na quality yung lalabas na resulta. Nandiyan ho ba tayo? The more na marami hong process, the more roong kalidad yung resulta. Amen ho. Tandaan ho natin yan. The more na mabigat yung proseso, the more na maganda yung kalalabasan. Let's bigay ho tayo ng example. Ito hong diamond. Diba? Diamond. Sino na ho'y nakakita ng real diamond? Wala pa? Nakahawak ng real diamond? Wala pa? Ako rin eh, parang wala pa eh. Sa mga picture pa lang nakikita. Hindi natin kayang i-afford pa ngayon eh yung presyo ng diamond. Tingnan nyo, napakamahal. Hindi lahat meron.
Hindi lahat nagkakaroon. Di ba? Balik ko tayo sa diamond. Yung diamond, makikita po natin yan, di ba, sa mga bulkan, sa mga may init na lugar, doon siya na po proseso. Grabe, pagka yung magma, lava, nagsama-sama yan, di ba, nakakapag-create yan, nakakapag-produce yan ng isang napakagandang diamond. Amen. At ang presyo ng diamond ay napakamahal. No? At hindi lahat pwedeng magkaroon. Yung magkakaroon lamang niyan, yung may mga capacity para makabili ng diamond. Di po ba? So, sa Panginoon ho, ganun din. Para maging valuable tayo, valuable, sabihin mo natin, valuable, from the word value. Di po ba? Para maging valuable ho tayo sa Panginoon, kailangan ho tayong dumaan sa proseso. Amen. Basahin mo natin yung James chapter 1 verse 2 hanggang 4. Ang sabi po doon, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Hindi lang ho sinabing isang trial. Ang sabi doon, many trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Sabihin natin, perseverance. Ayan. And verse 4, ang sabi po doon, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete. Amen? Maraming trials nagpuproduce ng perseverance. Perseverance, ibig sabihin, kaya mong pagtagumpayan kahit na anong sitwasyon sa ating buhay. At ito ang magdadala sa atin para matapos natin yung work. Amen? Yung trials of many kinds, testing of many kinds, para mapagtagumpayan yan, kailangan meron kang perseverance. Para matapos yung isang mahirap na trabaho, mahirap na proyekto o assignment, kailangan mayroong perseverance ng isang tao. Amen po ba? Estudyante, para matapos yung project, kailangan may tiyaga. Amen? Kailangan magtiyaga tayo. Amen po ba? Sa pag-aaral, kailangan magtiyaga tayo. Sa pangarap natin, kailangan magtiyaga tayo. Amen? Kung kami po ang inyong tatanungin, napakahirap po ng aming buhay noon. Yung word na isang kahig, isang tukha, nandun kami. Noho? Ang lagi lang tanong ng tatay sa amin, anak, ano ang pangarap mo? Talagang una kong pangarap, kasi ako po'y manghang-mangha, kapag ka mayroong dumadaang eroplano na pakataas, gusto ko po maging pilot tay. Mukhang tumaas ang kilay ng tatay ko, nako, Diyos ko. Pilot? May pampaaral kaya ako dito sa batang to kung magpapilot nga ito. Baka meron panak, ibang pangarap. Kayo ho ba may pangarap kayo sa buhay? May mga pangarap ho ba tayo sa buhay? Sa edad ho natin na 12, kami ho sa edad namin na 7 years old, 7 anyos, tinatanong na ho kami ng tatay namin eh, na kanong pangarap mo? Mga anak ko ganun din. Kailangan kasi magkaroon ng pangarap ang bawat isa sa atin. Amen. Pag may pangarap ka, magsisikap ka na maabot ang pangarap mo. Amen ba? Pag wala kasing pangarap, nako, ang word na pawardi-wardi lang, pa very isigulaki lang sa buhay, kasi yun yung mga tao walang pangarap eh. Kung ano-ano lang ginagawa niya. Ano? Kesira-sira ang awitin noon eh, nung mga elementary pa kami. Whatever will be, will be. Ano ho? Nagtatagal. Kung saan-saan ka nakakarating, sayang yung panahon, sayang yung edad, yung taon, sayang. Pero kung mayroong pangarap, doon yung magiging direksyon ng lahat ng iyong ginagawa. Tama po ba? At magiging madali sa iyo yun. Why? Pag may pangarap ka, magsisikap ka, magtsatsaga ka. Hindi mo iiwanan yung iyong pangarap. Kahit na anong bangga sa iyo ng pagsubok, ng kahirapan sa buhay, kagutuman, kakapusan, walang pang tuition, walang pamasahe, walang pambili ng pagkain, walang pambili ng bagong libro. No, ganun kami noon eh. Kaya pa-Xerox na lang ako nung ako'y college.
Xerox naman ako nung libro mo kasi sila meron eh. Xerox, Xerox. Kulang pa sa time. Kasi naglilingkod na sa Panginoon. Nag-worker na. Pagka Xerox, punta ng school, ng church. Mayroong discipleship training matatapos alas 12 ng gabi. Wow! Oo, ganun yung training namin noon. Pag-uwi ng bahay, hindi na mabasa yung Xerox. Nakatulog na sa pagod. Kuminsan, wala pang kain. Gutom. No? Kaya yung mga kabataan ngayon, nasa inyong mga magulang, kasi malayo kami sa magulang namin noon eh. Nauhiwalay kami. Kanya-kanyang sikap. Sariling sikap. Mapalad kayo na nandyan yung inyong mga magulang. Bakit lagi ko itong sinasabi? Kasi ito talaga yung aking na-experience. No? At hindi po kami tumigil. Marami na hong nag-drop sa school na naging mahirap para sa kanilang sitwasyon. The same situation din sa amin. Walang makain, walang pamasahe, walang pambili ng bigas. Alam niyo po ba na umaabot kami sa dalawang araw na walang laman yung aming bigasan? Dalawang araw, biruin mo yon. Buti na lang, may pansit kanton. Nauso noon. Inabot ko yan, 4. Tapos naging 6. Di ba? Oo, buti na lang noon. Pero praise be the name of the Lord. Yung perseverance na yan at sinasabi ng Biblia, ibinigay ho yan sa amin. At gusto ko rin ma-impart sa bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng perseverance. Amen? Abutin yung mga pangarap. And then eventually, pag naranasan nyo yan, alam nyo, lalo na nandito kayo sa Panginoon, meron kayong relasyon sa Lord, pag panahon na ninyo, kayo ang mailuklok sa mga posisyon sa gobyerno, hindi magiging korap ang inyong pag-iisip. Diba? Grabe tayo makisali ngayon sa politics. O kung gusto mong mabago, baguhin mo muna ang iyong sarili. Amen. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Let us trust the process para maabot ho natin yon. Yung gusto mong pagbabago sa buhay, mag-trust tayo. Magtiwala tayo sa proseso ng Diyos. Magpa-proseso tayo sa madaling salita. Sabihin ho natin, process. Magpa-proseso ho tayo sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Walang bibitaw, walang susuko. Amen? Tingnan ho natin yung magandang plano ng Diyos. Kahit sa tingin natin, hindi magandang nangyayari sa atin, pero pag nasa Diyos tayo, maganda pa rin ang ginagawa ng Panginoon. Amen po ba? Ikatlo, serve the purpose. Amen? Ngayon, natapos na yung una, perspective, na correct na natin, na itama na natin yung perspective natin, yung ating pananaw, yung ating vision, kumbaga, yung ating paningin, pangunawa, na bago na, nagtiwala tayo sa proseso, nagpapoproseso tayo sa Panginoon, and last, let us serve the purpose sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. I-serve natin yung purpose. Surrender to God. Amen. Mag-surrender tayo sa Panginoon. Lord, ito talaga kung bakit ka naririyan ngayon. Maaring sa school, sa section ninyo, sa grupo ninyo, sa life group ninyo. Ano ngayon yung purpose? Sabi nga po ng isang pasawa ng isang pastor, sabi niya, pag siya ay pumapasok sa isang kwarto, sa isang room, ang ginagawa niya, tinitingnan niya kung ano yung wala doon sa room na yon. Para paglabas niya, alam niya kung ano ang dapat niyang ilagay sa isang room na yon. Nandiyan ho ba tayo? Nakuha niyo po? Kailangan ho, kung nasa saan ka ngayon, ngayon ha, kung nasa saan ka, kanino ka nabibilang o saan ka nabibilang, kailangan meron tayong contribution. Amen! Magkaroon tayo ng impact. Magkaroon tayo ng influence. Magkaroon tayo ng service. Amen? Maging kagamit-gamit ho tayo. Amen ho! Hindi yung naririyan ka lang, ang nangyayari pa naging pabigat ka, naging pasanin ka. Hindi po pwedeng ganon sa mga Kristiyano. Amen ho! Tayo po ay more than conqueror. Can you say amen?
tayo po ay tinatawag ng Diyos to be more than conqueror. Amen. Palakpakan ho natin ang Diyos. Para ho maging more than conqueror tayo, kailangan ho, let us serve the purpose. Wala hong conqueror na walang ginagawa. Amen ho ba? Nandiyan ho ba tayo? Walang isang mandirigma na naupo lang at nagtagumpay sa isang labanan. Ang isang mandirigma ho ay gumagamit, humahawak ng tabak. Amen. Humahawak ng sibat. Amen. Amen. Noong unang panahon yon, no? Tayo po ngayon, siyempre, may mga kanya-kanyang weapon na ngayon, di ho ba? Iba-iba yung weapon, yung arm na ating ginagamit para tayo ay makalaban sa isang digmaan. Ang buhay po natin talaga ay isang battle. No? Ang buhay po natin isang battle. Kailangan ho ay maging matatag tayo, matibay tayo, no ho? Kailangan nagsaserve tayo ng ating purpose kung saan tayo naririyan ngayon. Amen, mga kabataan. Kung nasa saan kayo ngayon, serve the purpose. Amen po ba? Tumayo tayong lahat sa umagang ito. Awitan ho natin muli ang Panginoon, no ho? Bago tayo dumako sa ating panalangin para sa bawat isa. Hallelujah. Kanina ho, nabanggit ho ng ating pastor, ano ho, itong si Jeremiah. Sinabihan siya ng Panginoon na pumunta doon sa isang manlililok or isang tagagawa ng yung naghuhulma ng putik o lilok. Pater. Siya ay pumunta doon na kanyang na-observe doon, yung isang manlililok o isang pater ay kumukuha ng putik. Putik na walang korte. Putik silbe. Oo. At kapag ka ito niya'y hinawakan, kinuha, hinuhulma niya po ito para maging isang magandang banga, palayo, no, base. Ayan. Tayo pong lahat ay parang putik. Oo. Pero yung putik na yan, hinawakan ng manlililok ng ating Panginoon. Inilagay ka doon sa kanyang hulmahan. At ang ginagawa niya doon, pinaiikot kanya at sinasabayan niya yun ng kilos ng kanyang kamay. Yung kilos ng kamay ng Panginoon, minsan tatanggalan ka ng mga bato-bato, mga stick na hindi kailangan para gumanda ka sa kanya, ayon sa kanyang gusto mangyari sa iyo. Ang putik naman na ito, di ba, para gumanda, kailangan sumunod siya doon sa hulma. Amen. Kapag ka tumanggi ang putik na to, hindi sumunod sa paghulma ng kamay ng Panginoon sa kanyang buhay. Anong ginagawa niya? Inaalis niya, tatapon niya, papalitan niya ng bago. Tayo ho, para ho gumanda yung hulma ng ating buhay hanggang sa ma-serve natin yung purpose ng isang napakagandang base, isang banga na pag nilagyan mo ng tubig, nagsaserve ng purpose na presko ng tubig na iniinom. No? Isang tapayan na kapag ka nilagyan mo ng bagay para i-preserve o para maging presko, na ibibigay niya yung service na inaasahan sa kanya. Ganun din ho tayo sa Panginoon. Magpahulma tayo sa Lord. Magpahulma tayo. Napakaganda ho ng plano ng Diyos sa ating buhay. Isang future na maganda. Mayroong pag-asa. Hindi talunan. Oh, mayroong isang magandang kalagayan sa buhay. Yan talaga yung plano ng Lord sa bawat isa sa atin. Oh. Sa ating paglapit sa umagang ito, and we heard the message of the Lord, oo, kailangan talaga malid natin yung ating sarili. Ilid natin siya doon sa pagpapaubaya sa pagkilos ng Diyos, sa plano ng Diyos sa ating buhay. Otherwise, itatayo tayo sa gilid kapag ka hindi tayo sumunod. At hindi mangyayari yung kalooban ng Diyos sa atin, sayang yung ating existence dito sa mundo.
Sabi ng Panginoon, we are the salt and the light of this world. Serve the purpose of being the salt, to preserve, to prolong, to give taste and the light. Let us serve the purpose of being the light of this world. Akayin natin yung ating mga kaibigan, kakilala na wala pang pagkilala sa Diyos. Dalhin natin sila sa isang kalagayan na mayroong pagkilala sa Panginoon para mabago perspective sa buhay. Mabago yung kanilang pangunawa sa buhay. Kapatid, pag nagawa mo yan, you are a servant of God na matatawag. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong buhay, mayroong isang buhay na nabago, nagkaroon ng pag-asa. Huwag mo nang hanapin yung maraming miracle sa buhay. Basta yun lang gawin mo. Na-serve mo na yung iyong purpose na gusto ng Panginoon. And we are so blessed, naririto tayo ngayon. We heard the message. We are so blessed na mayroong Diyos na gusto na mabago ang ating buhay. Mayroong Diyos na gusto tayong magpatuloy. Mayroong Diyos na gusto lagyan tayo ng perseverance, pagsisika, pagtsatsaga, self-discipline. Praise God. Purihin ang Panginoon sapagkat sa umaga rin ito narinig natin na dapat meron tayong pangarap sa ating buhay. Magandang pangarap. Wala naman sigurong nangarap ng pangit. Magkaroon tayo ng pagpaplano sa ating buhay. As our pastor always say sa atin, laging pinapaalala, dream, plan, discipline yourself. Yung tatlong ito magiging susi para magtagumpay tayo. At ang buhay natin magbibigay ng glory sa ating Panginoon. Then, you serve the purpose of your existence. Hallelujah. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life to your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know lead me, Lord, I pray. Take me. Take me, yes, Lord, mold me. Mold me. Use me. Feel me. I give my life to the potter's hand. You call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Take me. Take me. Yes, Lord, mold me, Lord. Mold me. Use me. Feel me.
to the Father's hand. Yes, you call me. Guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Oh, take me. Jesus, pinapaubaya namin sa iyo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Lord, thank you. Ibigay mo sa amin, Panginoon, ang perspective na nais mo ngayon kami ito sa umaga nito. Mabago ang aming pananaw. Mabago ang aming pag-iisip. Mabago yung aming pangunawa. Makita namin ang dapat naming makita, O Diyos. Bagaman, Panginoon, nasa edad, murang edad pa lamang, ang bawat isa sa amin, ang karamihan sa amin dito, or kami man, Panginoon, ay sa tamang edad na maraming panahon na ang dumaan sa amin, Lord. Subalit, gayon pa man, nais namin, Panginoong, makita kung ano ang nais mong makita namin, O Diyos. At gusto namin, Panginoon, na magtiwala sa proseso na ginagawa mo sa aming buhay. Pagamat ito'y mahirap, masakit, mabigat sa puso, mahirap unawain, Panginoon, magtitiwala pa rin kami sa iyo, Lord, sapagkat yan ang sabi mo, Panginoon. Kapag kami ay nasa proseso, kailangan lamang magkaroon kami ng steel heart, Panginoon, yung payapang puso. Isang puso na nagtitiwala sa isang Diyos na may magandang layunin sa aming buhay. The Lord, who said that you will never forsake, you will never harm us. Ang Diyos na nagsasabi, sa gitna ng mga kaaway, ibibigyan mo kami ng isang piging. Isang piging na may enjoy namin ng maraming bagay, the anointing, naririyan, habang nakikita ng kaaway. Hindi mo prinamis, Lord, na walang kaaway. Ang sinabi mo, sa gitna, sa harap ng maraming kaaway, ikaw ay naririyan kasama namin na nagdiriwang at nagtatagumpay. Kailangan naming tanggapin, Panginoon, the truth, Lord, the truth na mayroong bahagi talaga sa aming buhay, sa pagpoproseso sa aming buhay, ang mga pasakit, kadiliman, kagulumihanan, persecution, panlalait, pagpapahirap, hindi mawawala ang lahat ng ito. Pero praise be the name of the Lord. Sa gitna o sa harap ng maraming ito, naggulaya sa harap ng mga Israelita, Philistine sa harap ng mga Israelita, sa harap ni David. Nakita ng mga espiya, ng dalawang espiya, ang nakita nila ay yung maganda promise land flowing with milk and honey. Ang nakita ni David, hindi yung laki ni Goliath, kundi yung laki ng Diyos na magbibigay ng tagumpay sa kanya.
Lord, we are here, Panginoon. Hindi namin huhusgahan ang sitwasyon. Hindi namin huhusgahan ang Diyos sa aming buhay base sa sitwasyon na nangyayari sa amin. Ang gagawin pala dapat namin, Panginoon, makita ang kalakihan ng Diyos at ang kakayanan ng Diyos doon sa sitwasyon na kung saan naroon kami. Lord, napakaganda. Very positive, Panginoon. Yan yung perspective na dapat meron kami. At ang pagtitiwala sa proseso, sa mga pinagdadaanan namin sa buhay, Lord. Hinihiling po namin, Panginoon, na ito'y gawat mo sa buhay ng bawat isa sa amin ngayong umaga nito. And thank you, Lord. Pag napagdaanan namin lahat yan, Panginoon, the trust, we will serve the purpose, Panginoon, ng lahat ng ginawa mo, ng lahat ng lugar kung saan kami naroon, Panginoon. And we will never forget to give you back all the glory and the honor and the praises to the King of Kings and to the Lord of Lords. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen.